Yun, kakaiba po itong naging sesyon diyan po sa Senado kasi usually sesyon ng mga senador, pero ang nangyari po nitong nakaraang araw ay gluta sesyon at ginawa po ito ng may bahay po ni Senator Robin Padilla. Samot-saring reaction po tuloy ang tinanggap nito sa mga netizen. Siyempre, hindi naman po kasi katanggap-tanggap sa karamihan po ang ginawa nito pong si Mariel Padilla. Dapat po kasi nire-respeto daw ang institusyon ng Senado. Pero mukhang hindi po yata agad naisip iyon nito pong si Mariel Padilla. Kasi ang nangyari, eh mukhang kapos yata siya sa oras, kaya yung session niya supposedly sa clinic ay ginawa na lamang po doon po sa opisina mismo nitong si Senator Robin Padilla. Alam niyo, kung ako ang tatanungin ninyo, eh sana ginawa na lamang yan privately, hindi na kinunan pa ng video at in-upload pa sa social media. Ito tuloy, nagkaroon ng mga backlash at bashing ang inabot po niya sa mga netizen. Hindi naman kasi talaga kaaya-aya tingnan na yung kagalang-galang na institusyon na Senate of the Philippines ngayon nga ay nagiging parang katawa-tawa ito sa harapan ng publiko dahil sa mga issue confronting that institution. Tapos nasabayan pa ng ganitong balita. Panoorin po ninyo ang balita na ito, mga tol, at reaksyonan po natin. Hindi na bago ang sesyon sa Senado, pero kakaibang sesyon ang ginawa ng aktres na si Mariel Padilla. Nagpagluta drip siya sa loob mismo ng Senado. Nakakabastos mo na ito, sabi ng ilan, kaya nagsorry agad si Senator Robin Padilla. Salamat naman at nagsorry agad itong si Senator Robin Padilla. Pero kahit anong gawin mong pangangatwiran, Senator Robin Padilla, I believe and we believe, kaming mga netizen, mali po yun. Lalong-lalo na kinuhanan pa ng video tapos in-upload pa sa social media. Anyway, taken down na daw po yung video na yan. Pero ganun pa man, napakabilis ng mga netizen. Kaya dito sa balita na ito, muli nating mapapanood yung ginawa pong gluta session or gluta drip dyan po sa Senado nitong si Mariel Padilla. Nasa frontline na balitang yan, si Elaine Pulencio. I'm here in the Senate now, pero dahil iba tayo, iba yan. Look at what I'm doing. Drip anywhere. Ito ang viral video ngayon sa social media kung saan ipinakita ni TV host actress Mariel Padilla ang kanyang luta o gluta tayong drip session sa loob ng Senado. Nag-post din siya na nakaturok sa kanyang gluta habang nasa loob ng opisina kasamang kanyang asawang si Senator Robin Padilla nitong Miyerkules. Nasa Senado ang TV host actress para suportahan ang pagpasa ng Eddie Garcia Bill para sa safety protocols sa film, TV at radio industry. Drip anywhere raw ang motto ni Mariel. Malilate raw siya sa appointment sa clinic kaya ginawa na lang ang gluta session sa opisina ng senador. Ibinida pa ni Mariel ang aniya yung maraming benepisyo ng gluta gaya ng produksyon ng collagen sa katawan, pampaputi, dagdag energy at makakatulong sa metabolism at immunity. Siguro hindi iniisip ni Mariel na hindi magiging katanggap-tanggap sa harapan ng publiko yung ginawa niya, no? Pero ewan ko, ano? Kasi government institution yan, tapos pinagpipitagan pa dapat na Senado. Ganyan tuloy yung ginawa niya, kaya katakot-takot na bashing ang inaabot niya tuloy ngayon at ng kanyang asawa. Ang mas nakakabahala po dito, mga tol, kasi wala pa palang approval mula po sa FDA ito pong ganitong uri ng pagpapaganda. Marami kasing mga kababaihan, sa totoo lamang talaga, ang concern sa kanilang mga itsura, looks, ano? Sino ba naman ang babae na hindi maghahangad na maging maganda? Gusto nilang pumuti, gusto nilang maging maayos ang paningin sa kanila ng tao, lalong-lalo na siguro ng kanilang asawa in particular, itong si Senator Robin Padilla dito kay Mariel Padilla. Kaya naman, talagang todo, kung ano man yung magagawa nila, todo-todo ang gagawin nila na yan para lamang makuha nila yung kagandahan na ninanais nila. Although maganda yung intention, pero mali yung naging kaparaanan, lalong-lalo na dito mga sa mga susunod na pahayag sa balita, mayroong babala po ang ating gobyerno. Panoorin natin patuloy, mga tol, ang balita.
Pero hindi nagustuhan ng netizen ang gluta session ni Mariel sa Senado. Hindi man lang daw ginawang disente at nirespeto ang Senate. Burado na ang post ni Mariel matapos makatanggap ng backlash. Tumagi talaga yung magiging reaction dyan, mga tol. Kasi syempre, ine-expect ng tao ang Senado. Makikita po natin dyan ang pagsasagawa ng mga batas. Kung paano po magkakaroon ng maayos na batas sa hinaharap. Eh, ito naman, baka pagdating, baka sana pangyayari na ito, mga tol, opinion ko lang naman ito, baka magkaroon tuloy ng legislation tungkol dito. Kasi basically, parang unethical ito, katulad po ng sinasabi nitong si Senator Nancy Binay, napaka-unethical para po sa kanila, lalong-lalo na sa isang senador at sa kanyang asawa na gawin ng mga ganitong bagay. Although yan ay observation lamang ni Nancy Binay o Senator Nancy Binay, pero tingin ko majority of us mag-a-agree sa kanya, mga tol. Unang aktres na magbigay ng pahayag. Si Senator Robin Padilla, natawa na lang na naging issue pa ang ginawa ng asawa. Yun ang problema issue talaga yan, Senator Robin Padilla. At hindi mo yan maitatanggi. Anyway, humingi ka na ng sorry, okay na yon. Pero wag mo nang pangatwiranan pa kung ano ang ginawa ng asawa mo. Maling-mali po talaga yun kahit sa ang angulo natin tingnan. Kung hindi po nakita yan ng publiko, okay lang yan Kasi pribadong undertaking yan Ang problema, nabidyuhan, binidyuhan, at in-upload pa. Sino ba naman ang matutuwang netizen na yung institusyon na dapat gumagawa ng batas, ang sesyon, ang pinag-uusapan ay kung paano makakapagbuo ng batas o kung ano pang mga bagay na may kaugnayan sa governance, ganito yung makikita. Tapos sa opisina mo pa. At nandun ka pa, Senator Robin Padilla. Kaya tanggapin mo ngayon kung ano yung mga maaaring kritisismo na ibato sa'yo ng netizen. Huwag mo nang pangatwiranan kung ano man ang ginawa ng asawa mo. Mali po talaga yon. Pero mahalaga, humingi ka na ng paumanhin at sana matanggap yan ng taong bayan. Pero nang hingi na rin siya ng paumanhin sa mga taong hindi ito nagustuhan. Wala naman daw intensyon ng kanyang asawa na bastusin ng Senado. Hilig lang daw talaga ni Mariel na ipromote ang magandang pangangatawan at maayos na kalusugan. Nauuso sa Pinoy ang pagtuturok ng gluta na karaniwang ginagamit ng mga gustong magpaputi, gustong pabagali ng pagtanda at pang-multivitamins. Nauna nang nagbabala ang Department of Health dyan. Kaya raw nitong sirain ang kidney at mauwi sa pagkamatay, kaya dapat hinay-hinay. Diba, nakakatakot, diba? Masisira ang kidney mo at maaaring maging resulta ng kamatayan mo. O kaya, ano pipiliin ninyo? Gumanda kayo tapos umikli naman ang buhay ninyo. Choice nyo po yan Tuloy po natin ang pakikinig dito sa balita. Nagbabalita mula sa frontline. I stand corrected . Wala naman palang particular na ipinagbabawal ang FDA. Pero tingnan natin . Kung, kasi parang nahagip ko sa balita na wala pong approval pa ito mula po sa FDA. Okay, na balitang iyan, giniit ng Food and Drug Administration . Na wala pa itong inaaprobahang injectable gluta para sa pagpaputi. Tanging aprobado lang ng GlutaTrip ay yung ginagamit laban sa advanced cancer. Ayon naman kay Senator Nancy Binay, hindi man miyembro ng Senado si Mariel, dapat pa rin tingnan ang ginawa niya na makaka-apekto sa Senado bilang institusyon. Nababahala raw si Binay na ginawa ang GlutaTrip sa Senado nang walang pahintulot mula sa clinic, lalo't nagbabala na ang DOH sa panganib nito. Yon ang mahirap, di ba? Kompirmado. Wala pang approval mula sa FDA. At napaka mapanganib daw talaga nito, hindi pa aprobado para lang sa cancer treatment. Tapos ngayon, isinapubliko na may ganyang treatment na hindi pa pala aprobado ng FDA, sa madaling salita, unsafe, tapos ginawa pa ng asawa ng isang senador. O, kayo na po ang humusga, mga tol. Pero hinay-hinay lamang . Alam nyo naman ito pong si Mariel Padilla, hindi naman, in fairness naman sa kanya, mabait din naman na individual ito. It happens lamang na nagawa niya yung ganyang bagay diyan po sa Senado, at that is very unethical, ika nga sabi ni Nancy Binay.
Anyway, maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Before I let you go, please subscribe to our channel, follow our page, and paki-follow niyo na rin po ako dito sa ating TikTok account. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.